Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell upang sirain ang mahalagang araw ng taong galit kayo. Ngayon, ang una mong gagawin ay kumuha ka ng sibuyas. Dapat ang sibuyas na iyong gagamitin ay kulay puti o kulay dilaw na sibuyas. Pagkatapos ay hiwain mo lamang ito sa gitna. Pagkatapos mo itong hiwain sa gitna, dapat ang gagamitin natin ay iyong may tangkay pang kaunti. Pagkatapos, sa loob nito, ang gagawin mo lamang ay kukuhanin mo ang nasa gitna nito. Tanggalin mo ang nasa gitna nito dahil paglalagyan natin ito. At pagkatapos, ang una mong gagawin ay kumuha ka lamang ng kapirasong papel. Kahit anong uri ng papel, basta ay masusulatan mo, ay ayos na ito. Ngayon, isulat mo ang pangalan nito at sa likod isulat mo ang petsa. Dapat ay alam mo ang petsa kung kailan magaganap ito dahil ibibigyan natin sila ng kamalasan sa araw na ito. Ngayon, nai-irolyo mo lamang ito papalayo sa iyo. Kahit ano ang nasa loob, ang date ba o ang pangalan niya, hindi ito mahalaga. Tilagay mo lamang ito rito. Ngayon, ay maglagay ka ng chili powder. Kung wala kang chili powder, maaari ka ritong maglagay ng sili. O maaari rin namang dalawang iyong ilagay para mas matindi ang mangyayari sa taong ito. Kung halimbawa ay mayroon siyang pupuntahang event, mayroon, o kaya naman ay mayroon silang field trip, may mga lugar silang nais puntahan. Ngayon, ang epekto lamang ng spell na ito ay bigyan siya ng kamalasan. Kung halimbawa ay pupunta siya sa isang patimpalak, maaaring magkaroon siya ng sore throat, ubuhin siya, pumiyok siya. Ganoon lamang ang mga magagawa ng spell na ito at hindi ito magdudulot ng sobrang hirap na pangyayari gaya na lamang ng maaksidente o pagkapatay. Una ay maglagay ka rin ng bawang. Ang sunod, maglagay ka rito ng mga sa tingin mo ay hindi na masaya o nakakairita. Gaya na lamang ng black pepper, mga paminta, mga asin, o kahit ano pa. Pagkatapos mong gawin yon, sile, o kahit ano pa. Pagkatapos mong gawin yon, ay ilagay mo lamang ito sa itaas at kumuha ka ng tatlong stick. Tusukin mo lamang ito. Pagkatapos ay kuhanin mo lamang, itayo mo lamang ang tangkay nito at pagkatapos ay sindihan mo ito.
Ngayon, habang ginagawa mo ito, ang gagawin mo lamang ay isipin mo ang taong ito at isipin mo ang nais mong mangyari sa taong ito. Gaya na lamang ng pipiyok siya. O kaya naman ay mananakawan siya ng cellphone o kahit ano pa. Nadepende sa sitwasyon na mayroon siya o pupuntahan niya. Halimbawa ay mayroon silang date, humanap ka ng paraan upang masira ang kanilang date. Ngayon, gawin mo lamang ito hanggang sa maging abo na ang tangkay nito. At pagkatapos, ang gagawin mo rito ay ilulubog mo ito sa tubig. Halimbawa ay maglagay ka ng tubig sa baso at ilubog mo ito ng 3 araw doon. Kaya dapat kapag gagawin mo itong spell na ito ay 3 araw muna bago ang pangyayari ngayon o kaya naman 5 araw. Basta ay hindi bababa sa 3 araw bago mangyari ang spell na iyon. Ngayon, ang bagay na ito, ang paggawa ng spell na ito ay walang balik. Ngunit, 3 beses nyo lamang ito maaaring gawin sa inyong buhay. Ngayon, ang spell na ito ay walang masamang malaking epekto, kundi kamalasan lamang. Minor na kamalasan lamang, hindi aksidente o kahit ano pang mga malalaking bagay. Ngayon, kapag hindi gumana ang spell na ito, ibig sabihin ay wala kang tiwala sa spell na ito o kaya naman ay mayroong proteksyon ng taong ito sa kanyang katawan.